Mga kasayan, i-share ko lang sa inyo kung paano mag-wiring ng starter motor. Kahit anong motor to kasayan ha, kahit Pantra, Wave, XRM, NMAX, kahit ano to. Ganito yung pag-wiring ng motor o pag-wiring, pag-troubleshoot, pagpapalit ng trigger, paano malalaman kung sira yung relay, andito na. Isahan na lang to kasaya na para mas madali niyong makuha kung sakaling hindi gumagana yung inyong ano starter ng inyong motor. Ito siya ha. Isahan natin sa ano sa basic na ginagawa. Ito. Punta tayo sa battery. Ang una nating iwa-wire halimbawa walang nakalagay na starter relay at saka starter motor, ganito yung gagawin natin. Galing battery, papunta yan ng relay. Ayan siya ba? Kahit magkabaliktaran pwede. Basta lagay niyo yung isa na galing battery. Ayan siya ba? Isa na yan. Tapos, yung isa naman, tatakbo naman sa ating, yung kabila ng relay ha, tatakbo naman yan sa may positive ng ating motor. Ito siya. Ayan o. Red-white ha. Tatakbo yan dito. Positive ng motor. Yan. Naikabit na natin yung dalawa ba? Ito, meron ito yung trigger niya. Kumbaga sa relay na ginagamit natin na busina, number 30, number 87, 85, 86. Katulad din to ng relay natin na ginagamit. Tapos, nalagay na natin yung positive. Ilalagay naman natin yung negative. Yung negative naman niya, pansinin nyo, negative ng battery, tatakbo siya sa negative ng body ground ng ating ano. Body ground ng ating motor. Starter motor. Yan siya ba? Kasi siyempre, malakas sa battery to, kaya malaki yung mga wire niya. Ayan, napansinin nyo ha. Kaya kung mag-aalo lang kayo dito, maglalagay na size 14. Number 14 yung gagamitin yung ano, wire gauge. Yan siya ba? Ngayon, pag nailagay na natin yan, pansinin nyo itong dalawa na to. Yung 85-86. O, testing na natin ha. Testing na natin ating motor. Sa kasayan ha. O, pagbaligtarin natin. Kasi nga, 85-86, pwede siyang magkabaligtaran. Ito yung kadalasang kulay ng ating motor, di ba? Ng ating starter. Kahit anong motor, kadalasan ito yung kulay. Eh, no? Red na may lining na yellow. Red, yellow ang kulay niya. O, yellow, red. Ayan siya, ha? Ito, pipili kayo sa dalawa dito kung alin yung gagawin yung trigger. Sa dalawa, pwede. Kasi pwede siya magkabaligtaran. Dito papasok yung ano natin, positive trigger o negative trigger. Siya, ha? Tingnan niyo, ha? Ngayon, kung may wiring naman kayo, ang opening na gagawin nyo, ganito. Pag may wiring na yung motor nyo, ano, opening na gagawin nyo, ganito. O. Ibig sabihin, okay yung starter motor nyo. Pag okay yung starter motor natin, pag gumanto, ibig sabihin, wiring ang magiging problema kung di nag-i-start, pero nagre-react yung ating motor. Ito na siya, ha? Gumana na siya sa rekta. Ngayon, isa rito yung magiging switch. Pupunta tayo sa ano, sa switch. Ito yung switch niya. Papansinin niyo mabuti ha. Simple lang yan. Pagka nagbabaklas na kayo, halimbawa ng motor niyo, nagpalit kayo ng wire harness, mapapansin niyo na ganun lang pala kasimple. Pagpalit kayo ng, ano, ng starter motor, napakadali lang. Ito yung nating ano, o pansinin nyo, hindi yung kulay. O, kakulay din ito. Kasi siya yung standby. Ibig sabihin, sila yung magkaduktong. Sila yung magkaduktong, ha? Na ginagamitan natin to ng ano, ng multimeter. Pagka halimbawa na may putol, pwede yung gamitan siya ng multimeter.
Yan. Pag nailagay na natin yan dito, standby. Itong isa na to. Pag ito na nakalagay sa positive, tingnan nyo mabuti ha. Ito. Starter relay ha. Yung isang standby, dire-diretso na yun sa pindutan. Pag ito nakalagay sa positive, sa may galing starter relay, ang motor natin ay negative trigger. Yan ha, tingnan nyo ha. Ayan siya. Nakalagay sa positive o accessory wire. Accessory wire nakalagay ito. Kaya lang wala tayong accessory dahil battery lang positive natin nilalagay. Tapos, etong isa na to, automatic to ay pupunta to sa negative. Dahil negative trigger siya. Ito yung negative natin na minus sign. Kulay green pagka Honda type. Ayan siya. Negative trigger yan ha. Ngayon, pag pinindot natin yan, okay na siya. Pero negative trigger siya. Okay. Pagbalakas ang motor, tapos hindi pa rin siya umaandar, okay ang wiring. Bendix drive naman yung sa loob ng motor. Tsaka pa lang kayo magbubukas ha, yung bendix drive natin. Yung mga spring yun, baka natupi na. Toy stock na motor na to. Ito siya kasayan ha. Ito ngayon yung ano natin. Yung troubleshoot natin dito. Halimbawa, ito. Walang supply siya na positive. O, siyempre, hindi siya gagana. O, pag yung trigger naman natin, walang supply na negative, negative trigger, wala siyang supply, hindi rin siya gagana. Yan ang mga kadalasang sakit. Naiipit yung wire, napuputol yung wire, nag-uumido yung wire. Yan siya, wa. Ito, negative trigger. Ito naman yung pagpapalit ng trigger. Etong negative trigger, gagawin naman nating positive trigger. Bakit natin gagawin? Para halimbawa, kung maglalagay tayo ng one-way alarm, two-way alarm, talking alarm, kailangan nating ibahin yung trigger niya. Ito yung pagpapalit naman ng trigger. Ito siya, ha? Tingnan niyo, ha? Punta ulit tayo sa ano? Punta ulit tayo sa starter relay. Starter relay. Bunutin natin yan. Pwede natin ilagay sa body ground o negative ng battery. Ito. Negative ng battery, pwedeng ilagay ha. Pwede rin natin ilagay sa body ground. Halimbawa, body ground ha. O, ito. Lagay natin sa body ground o negative ng battery o sa negative ng harness. O, diyan natin lagay siya ha. O, itong kaninang nasa positive, nilagay natin sa negative. Ngayon, ito na yung trigger natin. Siyempre, hindi siya andar kasi parehas negative siya. Ngayon, itong pinaka-starter button natin, ililipat natin ngayon to sa positive o accessory wire. Ito siya, ba? Positive o accessory wire. Pag nalipat na natin yan dito, ang ibig sabihin ay positive trigger na siya. Ayan siya, ba? Positive trigger na yan, ha? Ito. Pwede na tayo maglagay, nagagana na yung alarm natin. Kaya hindi gumagana yung alarm natin, negative trigger, positive trigger ang alarm. Kailangan gawin nyo to. Itong positive, ilipat nyo sa negative, body ground o negative ng battery. Tapos sa may pindutan, yung isa, ilipat nyo lang sa yung negative ha. Ilagay nyo lang siya sa positive para maging positive trigger. Okay, positive trigger na siya. Okay, yun. Paano naman malalaman kung buo pa o sira na yung starter relay? Ito siya, gagamit tayo dyan ng test light. Lalagay natin sa negative. Lalagay natin sa negative. Tapos, yung galing battery, diretso natin ha. Ito yung galing battery. Dapat yung galing battery natin ay meron isang supply. Para malaman natin kung sira yung ating ano ha, starter relay ha, sa kabila, wala yan. Dapat magkakaroon siya, lilipat siya pag pinindot natin yung starter ano natin. Pag pinindot natin to dapat iilaw siya ha. Ayan siya. Ayan siya ha. Ibig sabihin, dito, pero siya pagka lumipat, ibig sabihin buo yung ating starter relay.
No, yung siya kasaya na, ganun yung, ano, pag ito yung tunog ng motor nyo, cleaning lang yan. Tinay, naglalabas na yung mga, ano, linis naman ang kailangan yan pag ganyan yung tunog ng ating starter. O, simpleng-simple lang kasaya na. Ito, ito na yung dating wiring ng, ano natin, dating wiring na ng ating motor. Ang gagawin nyo lang dito, dito lang kayo pupunta sa starter relay kasi nandiyan yung dalawang wire. Pagpunta nyo dyan, yung isa, nasa negative o positive yan. Tapos yung isa, magkaduktong yan. Ayan na, dire-diretso ha. Magkaduktong, kailangan walang putol yan para gumana yung ating starter. Ito yung trigger. Ito yung trigger na to, sa may pinduta naman, ito yung mamimili. Kung negative yung nandirito, ibig sabihin, positive yung nasa taas, positive trigger. Kung positive naman, sa ano, sa taas, sa baba, negative trigger naman siya. Tingnan niyo kung gaano kabilis ha, paglipat ha. O, tanggalin natin tong ano, starter relay ha. To, tanggalin natin sa negative. Pagtanggal natin sa negative, lalagay natin sa positive. Ito namang nasa positive, ilalagay natin sa negative. O, negative trigger siya. Paano naman kasayan kung walang kulay yung ano? Walang kulay yung wire. Hindi makita kung ano yung kulay ng wire. O, gamitin siya ng continuity ha. Tapos, ito pa yung isa. Para malaman nyo na kahit magkabaligtaran ay pwede. Ito siya kasayan ha. Tingnan nyo ha. Babaligtarin naman natin. Ito naman siya ngayon. Ang gagawin nating trigger, ito ang gagawin nating trigger ngayon, ito oh. Baligtad ha. Ito ngayon ang trigger. Ito ngayon yung ano natin, yung trigger natin nandirito. Ano, ito naman yung mamimili. Yung dalawa. Ayan siya ha. Ito, lalagay natin ito sa positive. Ibig sabihin nga sa'yo, pwede yan magkabaligtaran. Lalagay natin ito sa negative. O, iba namang wire ang kinuha natin ha. Yung kabilang wire naman. O, tapos, baligtarin natin yung trigger. Yung positive, ilalagay lang natin sa negative. Para maging positive trigger. Tapos, lagay natin sa positive naman yung ating pindutan. O, ganun lang kasayan yung pag-wiring ng ano ng starter motor ha. Yung wire lang ang ano niyo, ilipat nyo. Kung halimbawa yung harness niya may putol, walang supply, ilipat nyo sa body ground, sa negative ng battery o positive ng battery. Tapos sa pindutan, sa accessory wire, kung positive trigger, kung negative naman, kung negative trigger, pwedeng body ground. Oh, hanggang dito lang mga kasayan. Salamat sa panonood.